Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Maisel. Sa video pong ito, panibagong unboxing, panibagong smartphone na ni-release ni Vivo. At ito'y isa sa kanilang entry level for the Y series. At ito nga po ay si Vivo Y30. Sa front box pa lang, makikita mo na sa upper left side ang kanyang internal storage na 128GB internal and 4GB RAM. So, aalamin na natin kung anong naiba ni Vivo Y30 sa ibang smartphone. Kaya naman, tignan na natin kung anong nasa loob ng box. So, open na natin ang box. Ayan, open na natin siya. Meron siyang mini box. Check natin kung anong nasa loob ng mini box. Ayan, meron siyang ejection pin, manual, clear case, and then the unit itself. Ayan, yung ma-open. Ayan. Set aside muna natin siya. Then, adapter. At Type-C cable. So, ayan. Type-C na siya. Si Vivo Y30, ang screen size niya is 6.47 inches LCD screen. With a resolution of 1560 by 720 pixels. At naka-punch hole design na po siya na kung saan sa left side sa itaas ng screen nakalagay ang kanyang front camera which is 8 megapixel. Pagdating sa bezel niya ay minimal na rin sa both side niya pero pagdating sa part ng chin ay medyo makapal po siya. As you can see, may nakalagay na sa kanyang screen protector. Sa right side niya, makikita mo yung volume control, power button. Sa left side naman, makikita mo yung SIM card and memory card slot. Sa lower part naman niya, makikita mo yung speaker, Type-C port, mic, and 3.5mm earphones jack. At sa top part naman ay wala kang makikita. Sa back panel niya, nakakaagaw pansin ang kanyang mala 3D design na masisilaw ka sa tingkad ng kulay niya, lalo na pag nasa bright light ka. At ang tawag ni Vivo sa color na to ay dazzle blue. Guys, ang ganda ng color niya, ang ganda rin ng design niya. Sa unang tingin, kala ko talaga naka-glass panel siya, pero hindi po siya naka-glass. Plastic back po siya, tsaka plastic frame. At meron pa po siyang isang available na color, at yun nga po ay ang Moonstone White. At sa back panel niya, nakalagay ang kanyang fingerprint sensor. At naka-rectangular shape design siya, kung saan nakapaloob ang tatlong sensor with a LED flash. At ang main camera niya is 13 megapixel, 2 megapixel for the depth camera, and 2 megapixel for macro lens. At ang processor niya po is 2.3 GHz octa-core. At ang chipset na po is MediaTek Helo P35. At ang operating system na po is Android 10 with FunTouch OS. At ang milliampere ng battery niya is 5,000 milliampere. Yun nga lang, hindi po siya supported ng fast charging. Supported siya ng 10 watts charging. So, nag-start po akong mag-charge ng 5:40 PM. Ang battery percentage niya is 29%.
from 5:40 PM to 6:40 PM, ang kanyang percentage ng battery ay 69%. So, within 1 hour, ay nadagdagan po siya ng 40%. So, pag full charge po, ay aabutin po siya ng 2.5 hours. Pagdating naman sa games, maglalast siya ng 6 hours. 2 days naman pag naka-low power mode. Whole day naman pag naka-auto brightness. Since guys, may idea na kayo regarding kay VIVO Y30 at ang suggested retail price niya po is 9,999 pesos. So guys, if you have any questions, suggestions, you can comment below and I will try my best to answer your questions. So guys, thank you for watching and see you on my next vlog.